Yo, what's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox na naman tayo ng sapatos. So hindi lang tayo mahilig sa music, sa gadget, sa kotse, mahilig din tayo sa sapatos. At itong i-unbox ko today ay isang old school classic shoes. So hindi siya ganong hype and isa siya sa mga murang mabibili mo na sapatos today. Minsan nagsisale din siya sa malls, especially makikita mo siya sa mga department stores. Una kong nakita tong sapatos na to, dati hindi ko siya pinapansin. Pero habang tumatagal, parang gumaganda na siya sa paningin ko. At tiyempo, nakita ko ng size ko kasi kadalasan wala na ako makita. Laging sold out. Pero yung SRP price niya is mura pa rin, under 4,500 pesos. Grabe, okay na okay ito. Panalo beater shoes. And isa sa mga classic OG na hindi alam ng karamihan. So ano pang hinihintay natin? Tara, tignan natin yung tinutukoy kong sapatos. Let's go! So ito yung box. So nakita niya na. Swoosh! And it's from Nike. Pabila, may malaking Nike. Sa swoosh. Sa gilid, another logo. Dito sa gilid ulit, yung size, saka yung sapatos. So kinuha ko siya ng size 11. Sa ilalim, nothing special. Just Nike, let's do it. At sa taas, so alam nyo na itong box na to. So syempre, it's a Nike shoes din. So i-unbox na natin kung isa sa mga nagustuhan kong sapatos today. Let's go! So white plastic. Ayun. Solid. Look! It's the Nike Air Tailwind 79. Look! Grabe oh, pang ano, swoosh, Nike. So guys, ito yung aking latest cup, si Nike Air Tailwind 79. Oh grabe, isang solid na sapatos, napakaganda. So kung napapansin nyo, kung pupunta kayo ng mga department store, madalas nyo makikita si Tailwind kasama ng mga Cortez at ng mga ibang SB na sapatos. So nakakahalaga siya ng 4,500 pesos, yan yung kanyang SRP. So kung swerte, kung makakita kayo ng mga discount, ayos. Yung ibang sapatos, pag discounted price, minsan last piece na siya or wala ng size. So swerte, nakakuha ako ng Nike Air Tailwind 79. Actually, ang kinuha ko talaga is yung black, pero ito lang talaga yung may size. Okay din kasi mas malaki yung discount ng color gray compared sa black. So halos medyo SRP price na siya. So si Air Tailwind 79, so kaya siya may 79, is nirelease siya noong 1979 pa. So isa siyang running shoes noon. Nirelease to sa Honolulu noong 1978. So sa public, nilabas siya noong 1979. So kaya siya tinawag na Air Tailwind 79. At isa to sa mga sapatos na may air sole o air bubble unit. So sa mga may alam, di ba, ang pagkakalam natin is yung Air Max 1 na visible yung Air Max unit dito na ginawa ni Tinker Hatfield. Pero hindi, sinasabi nila na itong Air Tailwind 79 ang unang nagkaroon ng air unit sa sapatos. Yun nga lang, hindi siya visible kasi nandito siya sa loob. At dinesign to ni Frank Rudy na isang NASA scientist. So siya yung pinagkatiwalaan ng Nike dito sa Air Tailwind 79 na ginamit ng mga runners or ng mga nagmamarathon noong 1978 sa Honolulu, or tinatawag nila Honolulu Marathon. Kaya nung una ko itong napansin, parang nakita ko na yung sapatos na to. So grabe, kaya I think wag a-add to sa aking collection dahil sa classic and timeless yung kanyang design. At dati kung pang-running siya, ngayon parang pwede rin naman siyang pang-running shoes, pero mas prefer ko is gamitin siya as a lifestyle shoes. So unang tingin, hindi nyo akalain siyang running shoes. Pero dati, ito yung ginagamit nilang patakbo noong 1978. And nung sinuot ko siya, grabe, ramdam mo talaga yung air unit niya. So sobrang komportable, sobrang lambot. And I think this is, or gagamitin ko, isa sa mga beater shoes. So maraming colorways ang lumabas nito kung napansin nyo sa nike.com/ph na website. So iba-ibang design, iba-ibang materials din ang ginamit. Merong nylon, merong mesh, pero kadalasan nylon yung gamit. And may nilabas din ito yung Daybreak. So I think mas iniba din dun yung materials, pero halos parehas lang sila. So wala pa tayo
tayo nung daybreak, so sana makuha tayo nun. Pero I prefer the Air Tailwind 79. So sana maglabas pa ng maraming Tailwind 79 ng Nike. Sana yung mga wild colors or bright colors. And for sure, marami rin magsusot nito compare sa Sakai. Halos tingin ko kasi parang pareha siya ng Sakai. Pero ito mas affordable and one of the better shoes din. I think na hindi nyo pagsisisihan or hindi kayo mahihinayang gamitin. Kasi unang-una, tamang-tama lang yung price niya compare sa Sakai na sobrang mahal ng resale value. Kung may gagamitin kayong better shoes, I think isa si Air Tailwind 79. Sobrang simple ng design pero sobrang komportable. Double purpose pa siya. Pwede rin siyang pantakbo like nung ginawa noon ng Nike. Lifestyle shoes. And pwede rin itong pan-gym. So hindi ka nalugi dito sa Nike Air Tailwind 79. Isang panalong sapatos mula sa Swoosh. Yeah. So yung upper ng Tailwind 79 is sa may toe area or toe box area, merong suede material here. Then sa upper, it's kind of nylon. So sobrang lambot. At dito sa may heel area, magiging suede naman yung material. Pati itong mga eyelets, it's suede. So nothing special naman sa kanyang sinta. So it's white laces. So sa tongue, napakalambot. Merong Nike logo. So it's a nylon tongue with foam. Sobrang solid, sobrang lambot. At yung kanyang swoosh, magkabila. So it's a leather quality. At sa likod, yung Nike branding material is leather. So yung kanyang insole, it's Nike swoosh. So yung kanyang midsole, so its cushioning is provided by the iconic air sole unit which is encapsulated by a foam material, yung wipe foam. So ito yung kanyang traction, it's black rubber waffle traction na may nakalagay na Beaverton, Oregon, kung saan yung Nike World Headquarters. Solid yung kanyang ilalim. So kinuha ko siya on my true to size. So true to size ko is size 11. Sa ibang tao, sinasabi nila half size down daw to. Sa akin, panalo si true to size kasi meron pang space ako ng konti dito, which is yun yung gustong-gusto ko sa isang sapatos. Pero yung iba, sinasuggest half size down. Pero ako, true to size, masasuggest ko na lang siguro kung bibili kayo ng sapatos or kahit ng Air Tailwind 79, make sure na isukot nyo muna bago kayo bumili kasi iba-iba tayo ng trip sa paa. Kaya mas maganda, suot muna bago bumili ng sapatos. So like I said, sabi ko kanina, gagamitin ko siya as a lifestyle shoes. So hindi ko gagamitin siyang pantakbo or training shoes. Mas gusto ko siyang ipangporma. And I think dagdag to sa aking collection kasi isa to sa mga iconic shoes ng Nike. Isang solid na sapatos. Si Air Tailwind 79. Actually, marami ng Tailwind na luwabas. Merong mga 92, 96, Air Max Tailwind 2, Air Max Tailwind 3, Air Max Tailwind 4, at kung ano-ano pa na Tailwind na lumabas, pero si Tailwind 79 ang pinaka number 1 para sa akin. Ito talaga yung nag-start. Classic, OG, can't go wrong, Tailwind 79, man. So guys, marami salamat sa panonood ng vlog. Isang quick look lang dito sa aking Nike Air Tailwind 79. Isang solid na sapatos mula sa Swoosh. Sa lahat ng subscribers, sa patuloy na nanonood at sumusuport, maraming salamat sa inyo man. Salut! Like and subscribe kasi meron pa rin tayong online giveaway. So mamimigay ako ng shirt with crew socks, Nike shirt, saka Nike socks. So yung mechanics nandun sa description sa baba. So hanggang sa susunod na video. So peace. I'm signing out. Stay safe guys. Ingat. Maraming salamat. Peace. I'm out. Tailwind Band 79. Nike. Woo.